Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang sinisigaw po nitong mga matitinong Mainers at mga matitinong Alden fans, no? Kung saan, kanila nga pong sinasabi, ito pong si Maine Mendoza ay ginawa talagang panakip sa mga Becky. Dalawang pagkakataon na po ito, una po ay kay Jake Ejercito at ang ikalawa naman po dito kay Panot. So, mamaya pag-usapan po natin ang mga bagay na yan kasi nakikisali po ang mga matitinong pong fans ni Alden Richards at ni Maine Mendoza, no, pagdating sa ganitong usapin. Habang si Maine Mendoza at Alden Richards naman po, no, kinahaponan ngayong araw na ito ay parehas na pong missing in action at panay-panay na naman po ang kung ano-anong istorya na pinalalabas po, no, ng kung sino-sino kung nasan po si Maine Mendoza sa mga oras na ito at kung nasan nga ba si Alden Richards sa mga oras na ito. Lahat po yan ay ating pag-uusapan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kina Maine at kina Alden, araw-araw po natin yung pag-uusapan. Kaklaruhin din po natin ang mga pinagkakalat po nito mga kumag na ito na si Maine Mendoza at Alden Richards ay hanggang katapusan ng Oktubre na hindi po makikita sa Itbulaga. Yan po yung pinakakalat nito mga toxic Mainers na ito dahil sa Mengay daw po ay nagbakasyon muna sa Singapore na wala naman po talagang katotohanan. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka naman nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at latest na kaganapan sa kanilang dalawa. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo munang basahin ko po muna ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Ms. Chitzeli. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ang dahilan kung bakit lalong pinalakas nila ang sarsuela dahil sa teleserya ni Alden at Maine, ano, nagpapanik na ang mga network involved sa project na ito para malipat ang simpatsya kay Alden. Si Maine ang kanilang sinisira for sake sa teleserya ni Alden Richards, walang magawa kundi sumunod na lang ang dalawa, no? Isa pang malaking halaga ng na ang ginastos ng mga network na ito, no, sa teleserya na ito. Nabayaran na siguro ng milyones ang dalawang pamilya, 'di ba, para sumang-ayon sa sarsuela. Believe talaga ako sa tatay ni Alden, hindi nila kayang bayaran ng pera ang kanyang prinsipyo kaya hindi siya na ugnay sa sarsuela. Ang tulong, ito lang naman yun, ano, ang tulong ang magagawa po lang niya ay magpahiwatig sa kanyang post. Kaya huwag natin sisihin ang dalawa sa part ni Alden. Ginigipit siya ng network at part naman po noon nitong si Maine ng compromise, no? Siya dahil teleserye ni Alden ang at ng pamilya niya, no choice talaga. Maraming salamat po sa inyong komento, Ms. Chitzeli. Sa totoo lang po, no, yun po talaga ang matagal na nalang ginagawa noon pa man na sa tuwing may sa tuwing meron pong proyekto o di naman kaya ay teleserye itong si Alden Richards sa talagang sinisiraan nila ng sinisiraan si Maine Mendoza para nga naman yung mga fans sa sumusuporta sa kanilang dalawa, Maine at saka Alden, no, kay Alden lahat mapunta. Kaya nga sabi mo dito ay yung simpatsya niya. At para naman po sa ikalawa natin komento ay mula naman po kay Miss Adelia Day. Sabi niya rito, nakakagulat ang mga sarsuelang inilalabas nila. Nagawain lang ng mga halang ang kaluluwa. Kailan ba matatapos ang sarsuelang yan? Ano bang gusto nila ba kapalitan? No, believe ako, no, kung gaano ka-supportive at ka-submissive si Mengay kay Alden. Konting taste na lang, mananaig pa ba sila sa kagustuhan ng Diyos? Destiny. Oo nga naman, no? Destiny nga naman po ang kanilang kakalabanin dito. Ang magsama ang dalawa. Si Nanay Dab, noon ko pa nakikita ang ugali niya. Sa korte lang ng bibig niya, masasabi kong
masasabi mong isa siyang hindi dapat napagkatiwalaan. I hope di sila makaharma. Ganda-ganda ng umpisa nila, di ba? Yun pala, banderang kapos sila. Di ba? Pero alam ko, ang magulang ay magulang at ang anak ay anak. The end. They will back normal. Dean, love your sister. She is very rare. I agree with you, Miss Adelia Day. Noong unang pagkakakita pa lang po ng iba na dito po kay Nanay Dab, kung ano-ano na pong mga paninira ang ginagawa nila. Pero syempre, part ng pamilya ni Mimi Mendoza, ipinagtatanggol din naman natin kahit pa paano. Pero nga, mula nga po nung sila ay makiisa na po sa Sarsuela, doon na po nahirapan ng iba para po depensahan po ito pati po family member ni Mengay. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula naman po kay Miss Doris Natumpan. Sabi niya rito, whatever Mr. Pinas, kahit saan lupalog pa nila dalhin ang kasal na yan, ano, sa Sarsuela pa rin na yan, alam naman natin na matagal nang happily married si Mengay at Isoy. Sobra na kasi ang, sobra na kasi talaga ang panggigipit at ng mga management nila. Anyway, di tayo patitinag sa kanila. Stay campante pa rin. Let's all put our trust in the Lord. Siya pa rin ang totoo, ano, maglalaho din ng mga edita at mga sarsuristang yan. When the right time comes, and you're right, Mr. Pinas, di talaga deserve ni Congress Gay yung award the money talks, no? Bayad kasi sila, diba? At isa lang yan sa mga palabas nila. We're not affected because we know the truth. Kung talaga nga namang nakasubaybay ka kanamin at kay Alden since 2015, until now, sila po talaga yung may matibay na paninindigan dahil sa kanila po eh, sa totoo lang, di ba? Sa mga seniors po talaga ng 2015, doon talaga nangako si Mina at si Alden sa kanilang lahat. In public pa nga po, di ba? Kaya nga nang dami nagtatanong, matutupad mo pa ba ito na Alden? Kasi kung hindi mo na ito matutupad, pati ikaw main Mendoza, kami ay mapayapang aalis. Diba, yun yung sinasabi nila, pero until now, hindi po yan masagot ni Maine Mendoza sa Talden Richards. Paulit-ulit nilang sinasabi na tayo po ay maniwala sa kanila lamang at hindi kung kani-kanino at hindi kung saan-saan. Ngayon, pag-usapan po natin ang mga dapat natin pag-usapan. Kung saan, ito nga po, no, ginawa pong panakip ng mga Becky, ito pong si Mengay. Pangalawang beses na po ito dahil nag-reveal na rin pala, ito pong si Ejercito. No, si Jay Hersity, ayoko na pong pangalanan pa. Alam niyo naman kung sino tinutukoy ko rito. Kung saan, inamin niya nga rin po in public na nga siya po ay, alam niyo yun, no, hindi straight. Diba? At sabi nga po ng mga netizens, nako, pangalawa na to, may mangaya, no, pangalawang beses na to. Yung una, yun nga po, no, pinagtakpan niya nga po, ginamit po si Maine Mendoza. Hindi po talaga si Maine yung nagpagamit, pero ginamit po talaga siya. No? Nitong mga taong nagtatago sa ilalim ng palda ni Mengay para po hindi mahalata na sila po ay Becky. Diba? At pangalawa naman po, ito naman pong si Panot. Sinasabi nila na talagang friends din naman talaga si Maine at saka ito pong si Panot. Yun nga lang, ano, ito pong si Panot, alam naman natin, galing pa nga sa nanay niya kung ano talagang identidad na meron po siya at kung anong gender meron siya. Diba? Yun po yung sinasabi nila na talagang si Mengay ay ginawa po nilang panakip sa mga Becky. At ito naman pong si Maine at saka si Alden, ano, parehas na naman pong missing in action ng hapon pa lang po. No? Hapon pa lang po nangyari. At panay-panay na naman po ang iba't ibang istorya na ginagawa po nila. Na kaya siya si Maine Mendoza ay hanggang katapusan na ng Oktubre hindi makikita sa Itbulaga dahil sa iba't ibang commitments. No, dahil sa iba't ibang mga lugar na kanyang pinupuntahan. Yan o yung sinasabi ng mga netizens dito. Pero ako po, no, kung ako po ang inyong tatanungin kung bakit missing in action ito pong si Mengay at saka si Alden Richards, meron po silang pribadong buhay. At sa pribadong buhay ni Maine at saka ni Alden, hindi po nila kailangan ng mga paparazzi, hindi nila kailangan ng mga taong sunod sa kanilang dalawa. Diba? Para lang po picturean sila, para lang po videohan sila. Yun ho yung talagang kapag nakisuyo si Mengay na pa, naman pwedeng privacy muna, no? Private na lang natin to. Yun talagang sinusunod ng mga true-blooded Aldab Nation. Yan yung nire-respeto po nila kung ano pong privacy yung gusto ni Maine at saka ni Alden. No? At bukod nga po riyan, ito naman pong si Mengay, ginagawa na po nila ng iba't ibang stories. Sinasabi po nilang si Mengay, talagang
inaalayan itong si Panot na maging Congress Day talaga. May mga nagsasabi naman po no, na si May Mendoza ay nasa bakasyon lang, no, pero wala naman siya talaga sa Singapore. May mga nagsasabi rin po na si Mengay naman po ay may sakit. Nagkaroon po ng lagnat kaninang umaga. Hinuhuyong kaninang pinagkakakalat. But then again, wala tayong ibang dapat pag-usapan at paniwalaan kundi si Maine at si Alden lang. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.